Ano? Ha? Totoo ba guys na si Diwata pinagbabantaan? Ayan guys, sabay-sabay natin panuorin nang malalaman natin kung totoo nga ba at bakit nga ba pinagbabantaan si Diwata sa kabila ng kanyang kasikatan sa social media. O diba? Ay nako, nakakabuisit naman ang umaga ko ngayon, nakaka-bad trip. Kwentuhan tayo guys, nakakainis lang. Kasi dito sa may tindahan ko, di ba, laging pinag-iinitan yung parking ko. Yung lugar ko lang pinag-iinitan lagi. Ngayon, marami dito mga kainan, hindi lang naman ako. Magkwentuhan lang tayo kung saan ba yung tama ko rito o saan ba yung mali ko dito. Lagi na lang, ang dami nang narikir, alam nyo yan, ang dami nang natikitan. Dito lang mismo sa harapan ko. Eh dito sa lugar na to, marami nagtitinda na mas nauna pa. Di ba? Nauna pa sa akin. Diyos ko. Karapatan ko naman sabihin sa mga traffic enforcer, hindi ko sila kinu-question na manikit sila o marikar sila kasi trabaho nila yan. Ang kinu-question ko lang, bakit sa tapat ko lang lagi? E samantala, marami naman dito kainan, na hindi lang ako na mas nauna pa sa akin na hindi nila nirikyan, hindi nila tinitikitan. Sa akin lang lagi. Siyempre, sinasabi ito sa kanila para maging patas lang tayo. Alam nyo ba? Galit na galit sa akin yung may-ari ng ibang kainan. Pinagmumura nila ako. Dapat walang palakasan. Tapos may pagbabanta pa sa akin. So, tama ba yon? Kasi malalakas yan sila. Siyempre, natakot din ako parang seguridad ko. So, saan bang mali ko niyan dito? Tapos, diba sa, at hindi ko naman inaano, diba sa permit, na ipag-complain naman tayo, magkaroon lang tayo ng permit. Diba yung na ibang dito na year na talaga as in 5 years, 10 years nang tinagal sa pagpinda. So, diba nandiyan pa rin sila. Yun lang naman eh. Para maging patas lang sana, diba? Kailangan pang murahin ako. Alam nyo naman yan guys, diba? Pinapakita ko sa inyo. Pinapakita ko lahat-lahat. So, yun lang naman. Bakit ganun sila sa akin? Tapos, pag nagsalita ako nang nasa tama lang may sinasabi ko, galit sila sa akin. Ano ba talaga? Ang dami ko ditong ebidensya, ang dami kong videos na yung lugar ko lang lagi ang tinitikita, pinapaalisan yung ibang kainan dito hindi. Nagsasalita lang ako ng ganyan, nagagalit sila sa akin. Ano ba talaga? Diba? Yun lang naman ang sinasabi ko. Ngayon, nagagalit sila, pinagmumura nila ako kasi malalakas na sila, diba? May mga kapit. So para sa akin, sinasabi ko lang naman yung tama na wala naman ako kwestiyon sa pagtitiring nila kasi trabaho nila yan, enforcer sila o pagtutuwin nila. Ang sinasabi ko lang dito, parang hindi yata patas, isang lang lugar lang ng kami. Bakit yung ibang mga kainan dito, hindi nyo ginaganyan ako lang lagi. Anong mayroon sa akin? So, galit sila. Ngayon, di umikot lahat kasi nasilip ko sila. Parang pinalis din yung nakaparking sa mga ibang kainan. Galit naman sa akin yung mami-ari ng kainan. Pinagmumura pa ako, pinagbabantaan pa ako. Tama ba yun? Tapos may pagbabanta pa sa akin. So, tama ba yun? Pinagbabantaan pa ako. Tama ba yun? Ipatpatipa ako, pagbabantaan pa ako. May pagbabantaan ka pa, nagbabanta pa. Hindi naman maganda yun. Ako hindi ako na ipag-away. Yung sinasabi ko lang dito, yung katotohanan lang. Huwag kayo magagalit sa akin. Kasi, sinasabi ko lang yung totoo, wala namang ano doon. Bakit kayo magagalit sa akin? Ano sinasabihan ko lang yung traffic enforcer? Na para maging pearl lang kayo, ilahat nyo para wala kayong marinig sa akin. Kaya na nangyayari naman ngayon, nagalit sa akin yung mga may-ari makain nandito. Tama ba yun? Diba, kung wala ng parking, di wala na. Wala akong parang may pag-away kasi diba business lang din naman yung halap ko. Kaya lang yung mga ganun may mabanta pa sa akin dahil lang doon sa sinabi ko. Itotoo naman lahat ng sinasabi ko. So, nagagalit sila sa akin. Kung anong mali ko doon. Diba nakikita mo naman talaga yung tariyahan? Gayo ko lang kasi na ano, yung pati pa ako, pagbabantaan pa ako ng mga ginagawa nila. Wala naman akong ginawang masama sa kanila. Nagsabi lang naman ako ng totoo. Yung real talk lang. Yung mga ibang kainan kasi dito, malalakas. May mga kapit talaga. Yun talaga yung totoo. Tapos ngayon, pag nagsalita ako, naayon lang din sa nakikita ko, galit sila sa akin. Diba? Sabi ko nga, wala namang question dyan eh. Ang nangyari kasi, diba, alam ko talaga, malalakas yan sila. Matatagal yan silang titinda. Ngayon ako, bago lang ako. Sa tulong nyo, marami ang customer. Tapos, tiniterya ako, nararamdaman ko naman talaga yung pantiterya. Alam nyo naman yan lahat kasi lagi kong dinivideo. Pag nagsalita ako ng tama, yun. Galit sila sa akin. Yun lang naman yung sa akin eh. Yung pagbabantaan ka pa, kung ano pang sasabihin sa'yo, sinasabi mo na naman yung tama na bakit ako lang lagi ang tinitirya nyo. So dapat maging fair na lang kayo.
karapatan ko naman sabihin sa mga traffic enforcer, hindi ko sila kinu-question na manikit sila o marigal sila kasi trabaho nila yan. Wala naman ako kwestiyon sa pagtitiring nila kasi trabaho nila yan, enforcer sila o pagtutuwin nila. Yan ako lang lagi. Anong mayroon sa akin? Nung real talk lang. So dapat maging fair na lang kayo. Anong sinasabihan ko na yung traffic enforcer na para maging fair lang kayo, ilahat nyo para wala kayong marinig sa akin. Diba? Kung wala ng parking, di wala na. Yung mga traffic kasi lagi nilang pinapaalis yung nasa harapan ko, laging tinitikitan, laging nilirikiran ako dito. Yung harap ko lang mismo. Sabi ko, wala naman akong question doon sa inyo. Ang kanyang question ko is, ang daming nakaparking sa ibang kainan na isang lugar lang naman kami sa akin, bantay sarado nyo at teriyado nyo pa. Yung mga kumakain, kawawa din naman, kaya ako nagbo-voice out. Ngayon, nagalit yung ibang kainan naman dito sa akin. Diba? Para maging fair lang, para wala akong makitang hinanakit, walang problema kung wala talagang parking lahat and all. Wala akong question doon. Ang sinasabi ko lang, bakit yung harapan ko lang lagi, mga customer ko lang lagi. So yun lang naman, tapos magagalit sila sa akin.